Good morning. Welcome to 5th Generation Hobby Shop. So now, magre-review tayo ng order unit ni Sir Jasper Jan Jimenez ng Sampaloc, Manila. Shout out po kay Sir Jasper Jan. Sir, ito na po ang inyong unit, sir. This is the Hi Capa IREX 6.0. Pag sinabi pong 6.0, yung haba po ng kanyang barrel ay 6 inches. So this is best for competition talaga. Mula rito, dito kasi yung barrel niya. Mula dyan, hanggang sa dulo, yan po ay 6.0 or 6 inches. Okay, so naka CNC finish, slide and frame. And then may cut on slide siya. Mapapansin nyo yung slide cut. So, best for competition usually sa mga competition na pistol, may mga ganito. Okay, tapos naka-island barrel, para siyang naka-island barrel on top, then naka-fiber optic, yan, fiber optic sight. This is the switch for semi and full O2. Pag naka-angat, semi, pag nakababa, full O2. And this is the manual safety working, beaver tail safety working. If not engaged, hindi pipitik yung hammer. If engaged, pipitik siya. So that's the purpose of beaver tail. Kasi sa mga 1911, 2011 models, may mga ganitong safety features. Okay, 2011 and 1911. May mga ganito talaga siya. So, once hindi siya engage, pag nakakasayan, tapos hindi engage, kahit anong kalabit mo sa kanyang trigger, hindi pumapalo yung hammer. Pero pag engage siya, yan. Kaya po mapapansin nyo siya, parang gumagalaw yan. Okay? Just because functioning siya. Okay? Once engage siya, yan, papalo na siya. Okay? So, automatic kasi sir, pag ginawakan mo siya, yan, pag nag-grip out ka dyan, automatic kasi mape-press eh. Yan. So, make sure lang, pag hinawakan mo, sir, talagang nape-press yung beaver tail. Kasi pag ganito lang, baka pag pumutok kayo, magtataka kayo, or bakit di siya pumuputok? Kasi hindi siya nape-press talaga ng maayos. Hindi siya engaged ng maayos, okay? So, check natin, sir. Manual safety. Kailangan sir yung manual safety bago siya mag-engage, kailangan naka-engage yung hammer bago siya ma-safe, okay? Kailangan nakababa yung hammer, okay? Ayan. Working. Baba natin. Okay. So 30, ang magazine niya sir is 30. 30 plus 1 capacity. 30 plus 1. We suggest lang na wag lang punuin yung magazine para maiwasan nating or para hindi agad lumambot yung spring. Though napapalitan naman ng spring ito, so ayaw lang natin na in the future, gagastos tayo para sa parts. So, doon pa lang, sinasabi na namin para maiwasan natin na katagalan kasi lumalambot yan. So, meron kasi siyang effect doon sa unit. Kapag malambot na siya, mahirapan ng itulak yung bibis. Nahirapan na siyang itulak kasi nga malambot. So, may effect siya dun sa unit. So, may tendency na kapag wala na siyang bala, hindi na siya naglalak katulad niyan. Pag malambot na yung spring. Okay? So, yun. Competition style barrel ang tawag pala dito. Competition style. Okay? Naka-railed frame na rin siya. Okay? Papansin nyo ang haba ng railed frame niya. For flashlights or laser lights if you want to install. Okay? So, ayan, sir. EPS niya, more or less, nasa 360. Mga ganyan, 350 to 360. Yung EPS, okay? Pwede siyang gamitan ng long extended magazine. Okay? Ayan. Front serrations, rear serrations, and front serrations. Ganda nyo, naka-fiber optic.
Yan. Okay, so magluluto tayo ng bibis. Pwedeng mano-mano, pwede kung gusto niyo pong mag-avail ng BB loader para mas mabilis na mag-load. Meron din tayong available dito, sir. Lalagyan lang natin ng mas. Lalagyan lang natin ng dadamihan lang natin yung BBs kasi may full auto siya. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17. So, sa BB loader, sir, meron tayong available na BB loader para mas mabilis mag-load. Okay? Ang paglalagay naman, sir, ng gas, ganito po. Make sure na inverted position, vertically inverted position. Yan. This is the inlet valve. And this is the output valve or outlet valve. Malalaman natin na merong lamang gas pag pinapress mo yung outlet valve, matigas. Katulad nito, ito malambot. Yan, napipress ko, ibig sabihin walang laman. Pag nilagyan ko ng gas, yan, matigas na siya pag pinapress. Ibig sabihin may lamang gas. Okay, so ganito po ang pagkakarga, sir. Inverted position, vertically, yung nozzle, this is the nozzle, pasok doon sa inlet valve, and then, make sure it vertically inverted position and then press. 1, 2, 3. Tatlong segundo, okay na po yun. Mauubos nyo na itong nilagay kong 17 rounds na bala. Sobra pa nga yung gas nyan. Okay? So, yun sir. Ito pala yung mga package. Ito pala yung mga additional nyo na order. The Ultra Air High Grade Silicone Lube, Lubricant or Oil. Yung additional nyo na holster. Okay. So, ayan. Nilagay ko na yung adapter. Ito yung adapter nyan, sir. Check nyo lang yung adapter ito. Yan, yung adapter. Kasi, etong holster na to, pwede siya sa, kumbaga universal siya. Pwede siya sa Glock. Pwede siya sa 1911. Pwede siya sa Beretta. Pwede rin siya sa Hi Capa. Okay. Yan. So, hindi siya nahuhulog. Kasi nakalock. Ngayon, pag release nyo, ito, tulak nyo lang papasok. Ito. Ayan. Ayan. So, ito po yung additional nyo, sir, na order, holster. Okay? And syempre, meron siyang kasamang free na 4,000 shots. Pwede kayong mag-upgrade yung kung gusto nyo mag-upgrade na mas mabigat, pwede po. Pero ito yung kasama free niya, 0.23. And also yung gas na kasama. Okay? And syempre yung additional nyo sir na order na hard case. Okay? The hard case. Ayan. Okay? So ayan yung mga makukuha mo sir na package. Okay? Kung gusto mo naman sir mag-add PV loader, 350. Okay, meron tayo. So, in the box, meron siyang kasamang plate, mounting plate for optic sight. Kung gusto nyong lagyan ng optic sight, itago nyo lang itong mounting, sir. And meron siyang kasamang extra buffer. Okay? Extra buffer. Ito yung, teka, babaklasin natin, ha? Wait. Para makita nyo yung ilalim. Wait, so sundutin ko lang. Ayaw matulak eh. Pwede nyo sundutin ng ball pen. Yun. Para matulak yung lock. Ito yung lock. Okay? And, sa ilalim niya, sir, ito yung, kung papansin nyo yung white na yan, ito yung spacer, ito yung recoil spring assembly.
Ito yung spacer na parang bala ng 45. Itong white na yan, yan yung buffer. So, katagalan siguro, baka mapudpud, meron kayong extra. Ayan. Okay? Ayan. So, ayan yung ilalim. Ngayon, pag maglalagay kayo ng lube, sir, lubricant, lalagyan nyo lang, sir, yung pinaka-kanal. Ito, yung pinaka-gilid dyan, sir. Ayan, ayan. Ayan yung lalagyan nyo, sir. Ayan, sa gilid. Dito sa side naman, sa kabila. Yung may kanal lang, sir, ha. Yung may kanal na yan. Tapos, dito. Itong part na to, dito, dito, at dito. Diyan lang po kayo maglalagay ng lubricant. Okay? So, ibabalik lang natin. Yun. Okay? So, ngayon, magte-test far tayo, sir. Jasper John, okay, ng Sampaloc Manila. Okay, Sir Jasper, test par tayo. Hi Capa IREX 6.0 with semi and with full automatic, semi and full automatic. So, test muna natin yung semi automatic. Okay, so iangat lang natin yung switch. Iangat natin, yan. Semi automatic muna tayo. Okay. Firing. Yan yung semi-automatic. Ngayon, full automatic tayo. Bababa ko lang yung switch. Firing. Wow. Okay, nabitin tayo sa gas. Nabitin tayo sa gas. Dagdagan natin, sir. One, two, three, four, five. Gawin natin five kasi may full auto to eh. Okay. Firing, full auto. Wow. Okay, lalagyan natin ulit ng bala, sir, kasi nabitin tayo sa gas. Okay, lalagyan ko lang ng bala. Lagyan ko siguro ng sampo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaya natin 12. Okay. So, nag-lock siya dahil wala na siyang bala. Pasok mo lang. Tapos, yung slide stop, slide release. Ito. Press down. So, semi muna tayo. Balik tayo sa semi. Firing. Full auto. Firing. Wow. Yun. Lakas. Release magazine. Press down the slide stop slide release. Hammer down. Ayun. Balik lang natin sa semi. Okay. So, sir, ganda ng unit mo. Hi Capa IREX. Okay. Ayan, so na-test natin yung semi and full auto, na-test natin yung manual safety, yung beaver tail. Okay, so ayan sir, kung may question pa po, mag-message lamang po sa page, 5th generation hobby shop. Thank you sir Jasper and have a nice day.